Hello, hello. Good morning, Pilipinas. Worldwide. Magandang hapon, magandang umaga sa inyo. Nandito na naman kami. Nag-usap-usap. Happy Thanksgiving sa lahat ng Pilipino worldwide. Lalong-lalo na dito sa US. Anong oras natin dito ngayon? Anong oras natin dito is 5:20 ng umaga sa Pilipinas, is 6:30 ng umaga. Mayroon po tayong mga everyday. Nakikita natin yung mga balita sa Pilipinas, nangyayari sa ating bayan. Kaya po kami nakapag-live ngayon dahil sa yung isa nating bayaning senador dyan sa Pilipinas na nabalitaan natin na gustong mag-resign. Manny, Senate Manny Pacquiao, bayani ka ng Pilipinas. Marami pong mga Pilipino dito na nagmamahal sa iyo dahil isa ka sa pinaka mabuting adhikain sa ating bayan. Pagmamahal sa bayan, ika nga. Alam natin na marami kang kasamahan dyan sa Senado na puro utak bulinaw, okay, mga abogado, pero puro man sa utak bulinaw. Okay. Utak bulinaw, ha? Ano yun? Mayroon pa dyan na hindi ko alam kung paano napasok dyan. Marami po tayo mga kaibigan nandito, pero makita nyo sila mamaya. Makita nila ang idea natin, pero ito talaga para kay Manny Pacquiao. Isa ka sa pinagkakatiwalaan, Manny, ng taong bayan. Kumbaga, nilagay ka dyan ng Panginoon, hindi ka naman politician, dahil may dahilan kung bakit ka nandyan. So, huwag na huwag po kayong mag-resign. Mahal namin kayo, pati yung presidente natin, na sa dami ng problema natin bayan, kundi tayo kawan ng Panginoon, baka magka-civil war pa tayo, maraming mamamatay dahil sa kasakiman ng mga yellow tards sa Pilipinas na hindi nagsasawa sa ano bang tawag dito, kasakiman sa kapangyarihan. Ngayon, nag-declare na ating Pangulo sa NPA for terrorist declaration. So, kailangan po ng ating bayan ang pagkakaisa para sa pagbabago ng ating bayan. Kaya, mensahe namin sa iyo, Manny, marami na ang tumawag sa amin dito na kailangan kami magsalita na sabihin na huwag kang mag-resign. Kailangan ka ng ating bayan. Laban lang na laban. Parang boxing yan. Batiin natin ito mga nag-ano dito na Makis Makoy. Assalamualaikum, alaikum isalam. O mga kababayan, marami tayong babatiin ng mga worldwide na personally pong tumawag sa atin. Kasi ang dami daw nagsasabi na troll tayo. Diyan po sa may Italy, batiin natin itong company nila na pinagtataloan pa dahil daw troll tayo. Nasabi yung isa, tatawagan ko si Kuya dahil hindi troll yan. Ito po yung company nila. Mabuhay kayo dyan, mga taga-Italy. Kayo ang mga bagong bayani ng ating bayan. Itong company nila, Azimut Private Yachts Company. Thank you po, Kuya. Yan, binati ko na kayo. Yung mga taga Kuwait, Saudi Arabia, yung mga grupo dyan. Nandito kami para sabay-sabay tayo para ipaglaban ng ating bayan. Diyan sa may Dubai, yung grupo ni dyan, magandang umaga dyan siguro sa inyo. Jordan, France, all over the world, happy Thanksgiving po sa inyong lahat. They don't celebrate Thanksgiving. Yung Thanksgiving po dito sa US, yung hindi po nakakaalam, ito po yung parang yung magkakaibigan, magkakamag-anak, nagbibisitahan para magbigayan, kung salo-salo para kumain. That's called Thanksgiving. Mahirap, mayaman, nagsalo-salo para kumain, nag-uusap, para sa ikakabuti ng isa't isa kung anong may tulong. Yung parang banding dito, mga kababayan. Mag-comment po kayo kung ano ang gusto niyong pag-usapan pa, pero itong vlog na to talaga is para sa ating mahal na senador. Manny Pacquiao, bayani ka ng ating bayan. Ulitin ko,
kasamahan mo kami worldwide ng mga overseas worker, ng mga bayani na nagmamahal sa iyo. Nandito lang kami sa likod mo. Mas malaki ang respeto namin sa iyo kaysa mga cum laude dyan, mga abogado dyan sa Pilipinas na mga sinit na hinawakan nila. Almost 5-10 years sila sa sinit. Pero walang ginawa kundi ano man pwedeng tawag sa inyo? Paupo lang, nagpataba ng tiyan, pag-ipo ng mga ninanakaw sa bayan. My good. You want the ice cream? Never, never give up, Senate Manny Pacquiao. Ano pa yung mga dapat natin? Ah, mabangkit ko lang mga kababayan, tumahol na naman yung isang aso dyan. Nung isang araw lang, sinabi kong tumahol, ha? Ang sinabi niya sa ating bayan, si ano yun, Kuya Will, si Trereling yung tahol lang tahol sa Senado. Oo, hindi mapakali yun, kundi pamatahol yun. Hoy, bugok, alam mo ba na almost ano ka sa Senate? Almost, magre-resign ka na ng 2019. You're out in Senate, garbage ka na. Alam mo ba yun? Dahil wala kang ginawa sa bayan. Pati mga kasamahan mo sa sundalo, kinasusok lamang ka na. Alam mo ba yun? Dahil binitray mo sila nung nag-ukod kayo ng ilang bisis. Iniwan mo sila. Alright? Ang sabihin ko lang sa'yo, sinasabi mo pa for 17 months, walang nagawa ang ating mahal na Pangulo. Naayos ba yung utak mo? Nakikita mo ba yung nangyayari sa ating bayan? During the time na mga dilaw na nakahawak ng administration sa Pilipinas, may nakita ba kayo na nagsurrender ng mga drug addict, mga magnanakaw? Eh ngayon, sa dami na napasurrender, nakulong na pati mga sinit na nagpaprotekta sa mga drugs. Ang daming nabago. Mga investment sa atin. Sa Pilipinas. Tiwalaan ng buong mundo sa ating bayan. Bumalik yung respeto ng mga kababayan na mga kababayan. Kababayan natin, yung parang kung nandito ka sa ibang bansa, parang nasasabi na yung president niyo ay magaling. Ha? May pinanindindigan. Kaya mahal namin Pangulo, mabuhay po kayo. Iano ko po sa inyo, ang dito sa bahay ng kapatid ng misis ko, every Thanksgiving Day, dito kami ini-invite para magsalo-salo, kumain. I-view ko po kayo dito sa bahay nila para makita niyo. Ayun, mayroon pang nagsabi dito, si Atiya Al-Rahya, hayop na Trereling Duling. Yun, sinasabi ko lang mga kababayan, yung mga kwento dito. Walang kwenta si Senate Teleleng. Isip baliw. Yeah. Ayan, mga kababayan. Umaga po dyan sa Pilipinas ngayon. That's okay. Nandito po yung mga kabataan dito na lumalaki ng ano, mga lumalaki dito. Marami po dito na mga Pilipino na nagmamahal sa bayan, na lalaki. Gustong pumunta sa Pilipinas kung may mga safety tayo dyan na naayos naman. Gusto ko rin batiin yung mga ano, traffic management natin dyan sa EDSA. Nakita natin yung pagpapaganda nila dyan sa may lane, yung yellow lane, may lane ng bus, may yellow. At kahit papano, mayroon kayong ginagawa sa bayan na gumaganda naman. Yung mga government agency natin na talagang nagsasakripisyo para sa pagbabago ng ating bayan. Mm-hmm. Kami po dito ay balak din umuwi sa ating bayan. Yung mga kasamahan ko dito, pinapasabi nila yung mga nasa puso nila. Ayaw lang nila magpakita dahil hindi sila gusto na yung ma-expose masyado sa mga nangyayari. Pero pwede po silang matanong natin yung mga idea nila sa pagbabago ng ating bayan. Kaya ito, magbasahin natin itong isa pang comment. Magbigti ka na lang, Trereling. Yan, hindi ko po sinasabi yan. Sinasabi po yan ng mga nagko-comment dito. Yan, Mayra Antonio, si Raulo na yan, si Trereling. Okay, hindi na ako nagsasabi yan, marami na, taong ba yan. By the way, mga kababayan kong minamahal, nakita niyo po yung pangalan ko, Paolo Makaayan, Pulao Makaayan, i-follow niyo po pag may chance kayo. Pulao, basta Pulao Makaayan, makikita niyo niya.
Ito si Kuya Will, parang ano ko dito, parang siya rin ang tatay ko dito simula nang dumating ako dito sa US. Na talagang advisor ko dito sa trabaho, lahat ng ano, lahat ng bagay. Baka may gustong mensahe kay Kuya Will, baka gusto may mensahe ka kay Manny. At saka kay President Duterte. Ito na. Pakita niyo, Kuya Will, ayan, kung anong mensahe niyo kay Pacquiao at saka kay President Duterte. Kasi, yan. Yan, Kuya Will. Kung may mensahe kayo dyan, pwede niyong sabihin. Worldwide po ang manunood sa inyo kay Manny. Oh my God. Baka mag-spoil ako dito. Ayan, mga kabayan, mag-copy muna kami ng, ano, higup muna ng kape si Kuya. Ako naman. Ano bang sasabihin natin? Yan. Nag-isip pa siya. Tungkol sa ano? Yan, tungkol kay Manny. Pwede ka sa kay Manny Pacquiao o sa ating mahal na Pangulo. Importante po yan, Kuya Will, na nakikita nila yung idea natin. Yung sa puso natin ang pagbabago ng ating bayan. Yung observation natin kung ano yung ano ngayon. Pagkakaiba. Basta maano lang. Basta ano ka lang. Yung... tawag dito, huwag ka lang umalis sa pwesto. Ayan, Manny, isa yan na, sinusubaybayan ka namin simula nung nag-boxing ka dito sa Amerika. Pinapanood ka namin. So, huwag ka daw basta-basta bibitaw sa pwesto. Yeah. Mm-hmm. So, nakita natin yung isang mensahe. May mensahe ba kayo, kuya, kay President Duterte? Makikinig niya po yan. Magaling ang ano niya. Magaling ang patakbo niya. Ayan, mga kababayan. Kanyang mga patakbo. Ayan. Lahat ng taga dito halos sang-ayon sa kanya. Ayan, mga kababayan. Well, nakita niyo po yan, mga kababayan, na isa pong hindi vlogger for almost... regular po na mga Pilipino dito sa US na nagsasalita ko anong nasa puso nila sa about our president. So, ang mga kababayan, sila po yung alam nila yung tunay na nangyayari, hindi po yung mga bayaran na tao para magsalita sa newscasting dito sa US. Yan, Kuya Wet, kung anong... wala pa akong maisip eh. Ayan, yung kay presidente, magaling. Oo, yun, magaling ano? Yun. Tulog. Yun ang sang-ayon lahat halos dito. Ang kanyang mga ginagawa. Yung mga panlaban niya sa mga droga, ganyan. Sa mga, yung ngayon, yung NPA, na ang tingin niya ngayon eh, parang mga terorista. Yun. Tama 'yon. Pabagsakin lahat 'yan, yung mga supil ng bayan. Ayun. Ayun, nandoon na yung sangkasama natin. Ano yung kabayan yung sinasabi mo? Ang kailangan natin talaga pagbabago. Kaya ang napili natin si Duterte dahil dito na natin ano, inoobserbahan yung paunti-unti gumaganda ang natin. Bayan natin. Ayan, mga kababayan, narinig po natin yung mga opinion ng mga ibang Pilipino na nandito kasi Thanksgiving po na nandito kami, nandun po yung mga iba, hindi po tayo troll na gumagawa-gawa lang ng istorya. Mabuhay din po kayo, mabait po si Tatay Digong, hindi lang makita ng mga dilawin. Ah, hindi nila talaga makikita mga dilawin. Puro dilaw ang nakikita nila. Yung 500 pesos, yun ang nakatakip sa mukha nila. Kasi yung piece 500, puro nakaw yun. Mga inayo pa kayo ng tatay nyo. Hindi ko alam kung bakit kayo pa nabubuhay. Mga kababayan, sana po ay ma-share nyo to para yung mga mamamayan dito sa US, New Jersey, New York, bihira lang po yung mga hindi talaga sumusuporta sa ating pamahalaan. Worldwide, dito sa Amerika, mahal na presidente, Manny Pacquiao, mahal namin kayo. Ha? Duterte Pacquiao, kayo po ang pag-asa ng ating bayan dyan, yung mga ibang mga sinit dyan na lumalaban, na nakikipag-fight, Senator Gordon,
May mga iba pa dyan na hindi binibitaw, bumibitaw na nagmamahal. Coco Pimentel, si Subiri. Marami po kayo dyan na nagmamahal sa bayan. Mabuhay si Duterte. Mabuhay talaga ang ating Pangulo. Kumusta po kayo dyan sa Saudi Arabia? Worldwide mga kababayan. Nag-live po tayo. Ito. Good job, Rocky Ford, Duterte Vlog. Yeah, maraming salamat, kababayan. Patuloy lang pagbabago. Tuloy talaga ang pagbabago. Pero mga kababayan, dalawa ang minsan na mensahin sa ating bayan ngayon ang pwede mangyari. Pag hindi talaga bibitaw ang mga yellow shit na yan sa ating bayan, may posibilidad po na magkakaroon tayo ng civil war. Bakit? Dahil nagdeklara na ang ating Pangulo na terorista ang mga NPA. So ang magkakasama sa mga yan, yung mga hinayupak na mga drug lord, baka sumama pa ang mga dilawan, mga magnanakaw na ayaw sa pagbabago, magsasama-sama ang kanilang puwersa. Ayaw na ayaw nila ng pagbabago ng ating bayan. Pero pag-isipan niyo mga yellow tard, ang mangyayari dahil hindi kami papayag na maupo ang lalo-lalo isa yung isang lugaw na vice president na hanggang ngayon nakaprotesta. Baka mananalo na si Bongbong Marcos kasi dinalina yung isang probinsya diyan na dinali ng machine. So wala kayong pinag-isipan niyo kung paano mapabagsak si presidente ngayon. May mga haka-haka pa na either kayo yellow tard ang gustong ipa-assassinate, ipapatay si Duterte by this next year, or gagawa ng ibang mga, kasi may mga iba pang loyalist sa inyo na nasa military, hopefully na hindi ma-influensahan kasi hindi po maganda ang mangyayari sa ating bayan. Sasabihin ko na to sa inyo, hindi mangyayari sa ating bayan, lalo po magkakalitsi-litsi. Ang maganda po ang mangyayari sa ating bayan, magkaroon tayo ng revolutionary government to federalism para mawala na ang lahat ng mga corruption. Pero alam namin na hindi po kayo papayag dahil gusto niyo ng pagnanakaw sa bayan. Pero Manny Pacquiao, mensahe sa iyo ng lahat ng mga kasamahan namin dito, ang dami-dami po, hundreds po, pati yung nandito ngayon na huwag kayo magbitaw, Manny Pacquiao, mahal na mahal ka ng taong bayan. People of the Philippines need you to defend our people, not only for President Duterte, but people of the Philippines, especially in overseas worker, na nagpapakahirap kami dito sa ibang bansa para sa ating bayan. Huwag po kayo manialis. Stay lang kayo dyan sa Senate. Kasi ikaw ang inaasahan dyan na hindi basta-basta mabayaran na nagsasabi sa kabutihan ng ating mamamayan ng Pilipinas. Ayun, si Kendra Smith. Nako, dyan na yan, papayagan Diyos. Dyan, gagabayan ng mahal mga taong nasa Santama. Ayan, mga kababayan, salamat po sa pakikinig. Hindi ko na masyadong pahabain to dahil nandito kami, may mga pinag-usapan dito yung sa bayan. Mga kababayan ko dyan sa Marawi, Lanao del Sur, yung mga mababuting puso, mabuhay po kayo. Sana po magtulong-tulong tayo. Ipaliwanag ko po sa inyo ng konti, lalo na dyan sa bandang Mindanao. Yung Thanksgiving po dito sa US, yung every family po nag-invitean para pakainin, yung mga, lalo na yung mga may hirap, Thanksgiving pakainin. Bigyan kung anong maibigay mo dun sa may hirap. Isa po yan ng sugo na nasa Islam. Yung bigyan mo ng makain yung taong nangangailangan. Yung needy, mga kababayan. Mga kababayan, kung nasa iba't ibang bansa, maraming salamat sa suporta, sa message na para sa pagbabago ng ating bayan. Yun naman sa mga naghahamon, may message ng hindi maganda. Tingnan, tumingin kayo sa paligid niyo, tumingin kayo sa sarili niyo, tumingin kayo kung sino ang nagmamahal sa inyo. Or yung mga ipinaglalaban niyo, bakit hindi niyo i-open sa public dyan sa Lunita?
na magsalita kayo sa loob. Kunwari, yung isang sinit nyo na pinaglalaban niyo, yung si Trillanes o si Dilima o yung si, kung sinong sinit nyo na dilawan, patayuin nyo dyan sa Lunita kung sinong maraming mag-like na i-opinion sa public. Makikita nyo yan, kaya lang yung mga utak nyo, nabura na ng pagnanakaw, nabura na ng kasakiman sa kapangyarihan, pero hindi kayo mananagot. Willy Rosales, ingat po kabayan, dyan lahat, sir. Ganun din po sa inyo. Ma'am, sir, magandang hapon, umaga po sa inyong lahat. Again, itong vlog nato ay para sa ating sinit Manny Pacquiao. Yung mga taga dito po sa New Jersey, New York, nagkakaisa, huwag po kayong mag-resign. Worldwide po, Manny Pacquiao, worldwide ang nagmamahal sa iyo. Huwag na huwag po kayong mag-resign kasi mahal na mahal kayo ng taong bayan. Ganon talaga ang politika na marumi. Kaya ka nandyan dahil ginawa ka ng Panginoon na para manukulan. Huwag na huwag po kayong bibitaw. Go lang, Manny. Nandito lang kami. Mga kababayan, maraming salamat po. Hanggang dito lamang. Huwag po kalimutan, pakipalaw lang po, pula o makaayan. Hanggang dito lang, mga kababayan. Salamat. And pakishare lang po to para makarating sa ating mahal na sinit. Senador Manny Pacquiao, we love you. We're behind you. Good morning dyan sa Davao, mga kamag-anak ko sa Davao, kaibigan, deputy, kay engineer at saka dyan kay ma'am, Mayor Sara. Importante itong mensahe na sinasabi rin sa atin ng mga nagmamahal sa atin na yung sekuridad ng ating mahal na Pangulo, i-double po natin, i-triple po natin dahil marami na tayong kalaban. Double check ang lahat ng paligid ng ating mahal na Pangulo. Double check. Basta kung ano, triple lang check natin sa para protektahan natin ang ating mahal na Pangulo. Kailangan po magtagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. Hanggang dito lang po lamang. Davao, we love you. Pilipinas, worldwide, magkaisa po tayo para sa pagbabago. Let's go to revolutionary government, to federalism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye now.